kambing. Napakaganda pong tingnan kasi kukusa po silang lumalakad, no, papunta sa loob ng kanilang kulungan. Okay? So, nasasanay po talaga ang kambing, no, pag sinanay nating magpakain ng ganitong setup. And welcome to my YouTube channel. My name is Jason on Jason TV Negosyo. For today's vlog, mga kanegosyo, no, titingnan natin itong goat farm or backyard goat farm ng ating po mga kaibigan. So, mga kanegosyo, no, welcome po sa ating YouTube channel. And for today's vlog, mga kanegosyo, wala po tayo sa motor. Tayo po ngayon ay nasa maliit po na goat farm ng ating pong kaibigan. Teacher po ang may-ari nito. And I'm just showing you, mga kanegosyo, yung kanya pong goat farm na backyard po. Okay? So, I don't know kung anong lahi ng mga kanding ito, but it's just incidental po, mga kanegosyo, na tayo bumisita dito at nakita natin itong setup. So anyway, very backyard na backyard po ang kanyang ginawang fence, no? It's only made of kawayan, and meron po siyang tawag ba dito, cyclone wire, no? Nilagyan na po ng parang kawayan, no? Tinusukan lang, so hindi. So maganda pong idea ito, no, kung gagawa po kayo ng kulungan po, no, ng mga kambing, okay? So I think mga native po na kambing ito. And meron din tayong mga vlogger ngayon na kasama po na gumagawa po ng kulungan ng kambing. Pero yan po, no, ito po yung setup ni ma'am sa kulungan ng kambing. So dapat po naka-elevated po yung kanyang kulungan. At the same time, meron po siyang parang hagdan, okay? So hindi lang po tayo inallowed na magpasok, no, kasi for biosecurity. Okay, so I think, no, dun sa area na yon meron na po siyang breeding house, if I'm not mistaken. So nagastos po ni ma'am dito, estimated daw na sa mga 30,000 to 50,000. Kung kasama na po yung mga ano dyan, no, kasama na po dyan yung mga kambing niya. Okay, so nakita nyo, mga negosyo, no, hindi po sila nakawala dito sa kulungan na ito. Ibig sabihin po, pinapaano lang po sila, no, nilalagyan na po ng dahon or pinapakain lang po. Okay? So hindi po kagaya ng ibang mga naka free range na mga kambing na pinapakawalan po. So dito, so may haba po siyang estimated po natin, no, may haba po siyang mga nasa mga 30 meters 40 meters yung haba niya, and then yung lapad niya naman po is nasa mga 20 meters. So nasa mga 20 to 50 meters po ito yung haba niya. So I'll give you an idea po itong sa vlog na ito kung yan po, no, nakaano lang po siya yung kanyang kulungan, sabit na yung nadadaan yung hangin diyan. Okay? So sa mga nagkakambing, so hindi pa kasi natin na-interview si ma'am. So konting ano lang po ito, no, tawag niyan rush na ambush vlog. Okay, so ito po ay backyard na pag-aalaga po ng kambing, pero napansin ko dito sa mga kambing nito, medyo mapapayat po sila, siguro po, no, dahil sa ngayon po need dito sa amin, no, sa Mindanao, medyo mainit po at pumapatak po ng 44 Celsius. So sabi nga ni Ma'am, naka standby naman palagi yung painuman nila. Eh? Yan po yung surrounding ni Ma'am. So actually po, no, puno po ito ng puno ng rambutan, and yan po, no. So at meron din po puno ng mangustin. Yan. So backyard na backyard po siya, no, mga kanegosyo. At nakakatuwa po, mga kanegosyo, is yung ginawang hagdan is lumalakad sila. Ayan, so may ilaw din po doon. Okay. So at least nasasanay yung mga kambing na ganito. So ang ginastos ni ma'am dito is only yung SIM, yung yero, saka yung pagbili po ng mga kambing na ito. Actually, yung mga kambing dito is dito na po nanganak. Po, no? Dito na po nanganak yung mga kambing. Ayan. So, kagandahan nito, mga kanegosyo, is yung lupa. Yung lupa is medyo paganyan siya, no? So, yan po, marami pong kawayan dyan, no? So,
Yung mga kawayan na ginamit dito is dyan lang po kinain. Itong kagandahan po ng probinsya na ganitong backyard ng ambing. Oh. So, napakapayak at napakasimple. No, may mga manok rin po dito na inahanayaan po na gumagala-gala. So, I hope you like this video and magkonting idea po kayo sa pag-aalaga ng kambing. I don't know what is the profit of pag-aalaga ng kambing, pero sa nakita ko po, no, ang bintahan po dito ng kambing sa amin na sa mga yung mga ganito kalaki, no, ganyan po is now sa mga 3,000 to 4,000 pesos. Mas mahal po yung, I think, no, yung babae kasi medyo malaman yung babae. Pero ibang usapan po pag medyo may anak na, no, nasa mga 6,000 pesos yung bintahan po ng kambing. Eh? So yun po mga kanegosyo dito po sa ating YouTube channel. If you like this video, please pakishare naman po. And bago pa lang po sa YouTube channel, pakisubscribe naman po if you want this video. Comment and react. Ito po si Jason, Jason TV News, saying maraming salamat. God bless. Bye-bye.